what's up sa inyo mga kaloko, no? So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga heroes na palagi na lang ginagamit dito sa Mobile Legends. Yung kapag picking pa lang ay talaga namang uunahan ka na nila. Palagi mo na lang nakikita itong mga heroes na ito. Kaya bago na naman natin simulan ng video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan para maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Number 10, walang iba kung hindi si Grock. Isang bato na naman, tignan mo nga naman, no? So sa early games ay kayang-kaya niya talaga mag-bullyan Brad. At talaga naman yung first kill niya, no? Pag nireload mo yan, huwag mo muna agad i-release. Nang sa ganun, parang medyo mag-ano siya, medyo lumakas yung damage, makakuha siya ng damage. At talaga naman, napakasakit nito. Actually, bully ito sa early games, no? Kapag early games talaga, ay talagang mabubully talaga yung mga kalaban. Lalo na kapag gamit mo si Grock. Lalo na kung magaling kang gumamit ng Grock. At sa totoo lang, no? Kapag medyo malakas na yung damage nito si Grock sa yung first skin niya, pag nakuha mo yung max niya at tinira mo sa mga minions, napakalaki ng damage nito. So mas madali siya makapag-level up dito, makakuha ng gold. At talaga naman, at yung second skin niya mga kaloko, no, kung pwede mong gamitin yan, depende sa strategy mo, pwede mo siyang pang-block, parang ganyan. At po pwede mo rin siyang gamitin na pang-block para nang sa ganun eh, hindi makatakbo yung kalaban. So medyo tinitira tayo dito ni Angela at talaga namang kakaunti ng health natin, pero kaya natin yan. Tignan mo yon, patay natin yan. Boom, boom, takbo ka ba Brad, ha? Boom. Na martilyo ka, martilyo ba yun? Ay hindi, kabao. So nilagay natin siya sa kabao, kaya na naman, patay na naman itong si Angela. At yun na nga, napakalakas talaga ni Grock. Isa rin sa madalas na ginagamit itong si Hayabusa, isang ninja, kita mo ito, ha? Tignan mo yung kung paano niya gamitin ang kanya. Papalit-palit lang. Yung second skin niya actually dito mga kaloko. Pero para siyang ano, kung mapansin niyo si Fanny, no? Naubusan sila ng energy. At ayun lang. Kita mo yan, no? Ayun ning, eh. Patay na naman sila. So, mapapatay natin yan. At kapag kakaunti ng health yas, gamitin natin ang ulti. Kita mo yun? Unti-unti ka na lang mamamatay dyan. At hanggang sa mamatay yung hero. Yung ulti talaga dito, pang ano yun, pang lifesaver. Kita mo yun, no? Hindi kanila matitira dito. Gamitin mo rin ulti at mababawasan mo sila. Kung sino man yun medyo malapit dun sa yung titirahin mo na hero, talaga naman mababawasan, no? So, pabalik-balik para tong maliit na langgam na bumabawas talaga. At dumako naman tayo dito sa number 8 natin, walang iba kung hindi si Kimi. Ito talaga to, pagka yan katapat mo, nakakairita talaga, lalo na pag pro Kimi talaga siya. So, imbis na makapag-farm ka agad o sabi natin makapag-build ka ng gamit, kapag yan yung natapat sa'yo, eh talaga naman ayaw ka talaga niyang pag-level upin. Parang mabubuli ka talaga dito kasi syempre umaatras siya, tumitira siya. Umaatake siya, tumitira siya. So, ang gagawin mo na lang dito dahil sa ayaw mo rin madead, talaga namang tatakbo ka. Kaya medyo nakakasira ng gameplay kapag sa early games, no, kapag ito pro Kimi yung katapat mo, masisira talaga ang gameplay mo dito. Ang pag-asa mo na lang talaga is bilisan mo talaga mag-farm nang sa ganun eh may makabuild ka ng gamit, medyo kumunat ka at mapatay mo siya. Kaya medyo nakakainis din dito mga kaloko itong ulti niya, no, kapag medyo malayo ka na, pwede niya ka pa rin tirahin dito. So sa number 7 natin, walang iba kung hindi si Leo Mord. At ayun na nga, kumakabayo to. Sa una, pag hindi niya pa na-activate yung third skill niya, yung ulti niya, eh talaga naman pamblink lang, pamblink lang yung second skill niya. So kapag ginamit natin yung kabayo niya, sasagasaan niya itong si Minstar. At talaga naman kita mo yun, no? At yung maganda dito yung ano, yung second skill niya nagbabago. Ang gagawin niya na to, mangyayari dito is ipupush niya ngayon yung kalaban yun, parang ganon. So, tignan natin kung kaya nating i-defeat dito si Minstar at syempre, kaya-kaya natin yan. So, patayin natin siya dyan at talaga naman mag-activate talaga yung shield nito ni Leo kapag ginamit niya yung first skin niya. At subukan natin kill yan at yun na nga, patay ka na, yun. Nakita mo yon, napatay niya agad. At kapag ginamit ulit natin ang kabayo niya, magaling talaga ito eh. Madaling humabol. Actually, madaling humabol kapag ginamit yung kabayo niya. Mas mabilis siya kumpara sa dati. At talaga naman mapapakinabangan mo yung speed niya. At ayun na nga mga kaloko. So sa number 6 na naman tayo mga kaloko, no? Bagong hero, pero ang dami talagang gustong gumamit dito. Walang iba kung hindi si D-Rot. At dito na nga ang kanyang gameplay eh. So nakuha natin ito sa ating replay kasi wala pa tayong nabiling D-Rot na hero. Kung mapapansin nyo nga, eto na nga siya. Actually, pag na-stun yung kalaban, pwede talaga nito sugurin nang sa ganun. Talaga naman ma-damage niya yung kalaban. At kada tira nito, kung mapapansin nyo yung bar niya sa baba, yung plaque na yon, lumalakas yan Brad. At talaga naman
kung mapapakinabangan nyo ito, lalo na sa kapag testan yung kalaban, malaki talaga epekto nito eh, game changer talaga itong si Drot. Dumako naman tayo dito sa number 5 natin. Walang iba kung hindi si Granger. Ang isang parang parehas sila ni Clint dito na. Pero iba lang. So makapansin nyo naman napakasakit ng kanyang damage. Yun na nga. Tingnan mo kung paano niya tapusin itong AI na ito. Nasa practice mode yan. Kaya may emblems na yan, Brad. Nakasetup na lahat. Naka-hard pa yan, Brad. Ah. Naka-hard pa. Ah, hindi pa pala. So i-testing natin ang hard version. At yun ng hard version. Tignan natin kung mas malakas siya. Ang emblems na yung Brad, kaya parehas kami doon. At syempre, yung, pag sumakit kasi itong si Granger, mga kaloko, no, napakalaki ng damage niya. At talaga naman, bubuhat yan sa team, mga kaloko. Mas maganda kung mas mabilis ito makabuild. Mas mabilis makabuild ito ng gamit, mas malaki yung may aambag niya sa team. Kita mo nga naman yun. Pag ginamit niya kasi yung ulti niya dito, mga kaloko, no, ang sasakit niyan, Brad. Tignan mo nga yun, no. So subukan natin i-blink doon, habulin natin, gamitin natin ulti, patay ka doon. Tignan mo nga naman yun, 2 shot, ulti, patay kayo. Tignan mo kung ano naging epekto noon, no? Yung last shot sa mga minions, no? Ang laki talaga. At dumako naman tayo dito sa number 4 natin, walang iba kung hindi si Guinevere. So sino mag-aakala nasa number 4 siya? Joke lang. Madalas naman talagang gamitin ito sa rank, mga kaloko, kahit sa gameplay. Madalas kasi nga napakasakit niya. Tignan mo nga naman, ipapakita ko sa inyo. Yung pang-stun niya talaga dito, yung second skill, pag nag-combo ka pa ng ulti, wala na talagang takas yung kalaban. So, subukan natin yung mag-combo dito. Ayan, titirahin natin siya. Tignan mo yun, no? Yun, no? Nabawas-bawasan na ng konti at gumamit pa ng flicker. Ginamit natin ang first skill. Kaya naman, yun na talaga yung tumapos sa kanya. So, napakalakas talaga nitong si Guinevere. Mas marami. Actually, pag madami sila, dikit-dikit pa talaga namang mas malaki yung madadamage siya sa kalaban. Kaya naman, binaban talaga itong si Guinevere, no? Esmeralda, Guinevere, mga yan talaga naman. At sa number 3 natin, walang iba kung hindi si Esmeralda. Ito talaga yung nakakainis, no? Kaya madaming gumagamit kay Esmeralda kasi nga, hindi mo siya halos mapatay-patay. So, kapag ginamit niya dito yung first skill niya, mag-speed up siya. Second skill, may pambawas niya. At habang umatake talaga siya dito, mapapansin niyo talaga na nagda-lifesteal siya. Magical lifesteal yun, Brad. At talaga naman, makukuha niya talaga yung life na itong kalaban na ito. At mapapatay niya. Actually, kahit nasa Tori yung kalaban, mga kalong, as long as na may kalaban na tinitira siya. Tinitira niya, ay talaga naman hindi mo pa talaga mapapatay itong si Esmeralda. At dumako naman tayo dito sa number 2 natin na madalas kinagamit na hero, walang iba kung hindi si Gusion. Medyo mahirap lang talaga siyang gamitin, pero pagkabag na master mo, ay talaga naman malaki ang maiaambag niya sa team ninyo. Kita mo yun kung paano natin nalagpasan yung kabayo ni Leo at hindi na napakinuha. Inun niya na tayong patayin at yun na nga, namatay ka ngayon. So saan ka pupunta? So habang namatay siya doon, ay may pagkakataon ko talaga mapush itong base ng kalaban. Kung pwede ka magfarm nang sa ganun, ay mas mabilis. Actually, mali yung spell natin dito, retribution dapat yan, para sa ganun eh makapag-farm siya ng maayos. So depende pa rin sa inyo yan kung ano yung gusto nyong spell dyan. Ito kasi stock spell ito kasi nga wala pa tayong Gusion, trial card lang ito. So kapag ginamit natin dito yung first skill niya, tingnan mo yan, mga kaloko, no? First skill, at talaga naman susundan niya yan at mapatay niya dito. Ulti, pag ginamit niya yung ulti, magre-reload talaga yun, mapatay natin dito si Leo. So gamitin natin yung first skill sa kanya at yun na nga, patay ka doon. At yun na nga, patay na naman siya. So sa number 1 naman natin, no, walang iba kung hindi si Chu. Tignan mo nga naman, no, ang kumakarating si Chu ay nasa number 1 natin. So syempre, this is ito yung isa sa mga favorite kong hero dito sa Mobile Legends. Kita mo nga naman, no, kasi nga naninipa, sipahin mo sa Tori at talaga namang mamamatay ang kalaban. Ang laki ng damage yung Tori, tignan mo yun, no. Kaya napakalaking advantage pa rin yan, no. O kaya po pwede mo rin talagang sipain yung kalaban mo, sipain mo sa Tori. Sa mga kalaban, kasama mo rin mga kalaban, no? Pwede ba yung sipain papunta sa mga kasama mo nang sa ganon, habang nakastan sila tapos tatakbo yan yung kalaban mo, ibig sabihin may pagkakataon kayong ikil yung kalaban na yan. Trap na yan, Brad. Talaga naman, game changer talaga itong si Jude. Pang solo, pwede mong gamitin yan. At in-attacking nga tayo ni Johe doon at susubukan natin ulit siyang ikil for the second time. At subukan natin gamitin yung blink. Ah, hindi na natin gagamitin pala dito. Ayun, nga ginamit natin yung blink pero napasobra. At sinipan natin siya doon, nagkamali. Naku po, saan ka pupunta at ginamit niya? So may pag-asa ba tayong makakill siya dito? Siyempre naman, dahil tayo si Chu. Tignan mo naman yung health niya sa health natin. Kaya-kaya natin yan, kahit nasa Tori pa yan. Ay susubukan natin patayin yan. Mamatay na yan dito, kaya-kaya natin yan. Dahil tayo si Chu. At yun na nga,
patay na naman si Joel. At actually mga kalokohan, isa ito sa mga paborito ko ring hero dito sa Mobile Legends. At ayun na nga, yung 10 hero na madalas ginagamit dito sa Mobile Legends. Kaya bago na naman natin tapusin ang video na ito, i-shoutout ka pala kay Tipsy Vlog, kay Justin Levert Tulaunan, at kay EVB Minecraft Chan EV. Sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan para maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat sa panonood, mga kaloko. Medyo inaantok na tayo ah.